In this video, let's talk about the price action of Bitcoin, yung kalagayan ng market, ano kaya ang magiging desisyon ng Fed sa FOMC meeting. Sure na ba ang 25 BPS hike, which is bullish, or may chance pa din ng 50 BPS na siguradong bearish? At update din tayo about Bitget exchange. Para sa mga nagtatanong about demo trading and copy trading, sasagutin natin yan sa video na ito. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Update lang tayo sa status ng market. Naglalaro sa 28,000 price level si BTC, pero as you notice, weak na yung momentum niya dito and consolidating. Volume, meron tayong divergence, hindi na siya in harmony with the price. Hesitant na rin ang mga investors and traders, hinihintay nila yung desisyon ng Fed sa FOMC meeting na mangyayari mamaya. So ang current expectation ng rate hike ngayong March ay 25 BPS. Nasa 95% yung nag-e-expect. So pag nangyari yan, ang possible reaction ng crypto market ay bullish. Yung 50 BPS rate hike, out of the table na ito kasi kung gagawin nga ito ng Fed, then mas lalong maraming magko-collapse na banks. And as we know, more than 186 US banks well positioned for collapse katulad ng nangyari kay SVB. Kaya malabo talaga yung 50 BPS, pero meron pa rin ibang nag-e-expect niyan, mababa nga lang, 4.8%. At alam nyo na, bearish ito. However, for the first time since the start of rate hike, meron na rin expectations of zero rate hike. At kapag ito ang nangyari, mega bullish. Ang sabi nga ni Elon Musk, Fed should cut rates negative 50 BPS. Dahil nga sa crisis sa banking system at pwede magkaroon din ng announcement ang Fed regarding sa situation na pwede naman makaapekto sa price ng crypto market. Pero yung sentiment ni BTC, bullish pa rin. At yung mga naghihintay pa ng 12K price level, probably they never read any single type of technical and psychological trading books in their lifetime. Kasi if you are a trader or investors, meron tayong tinatawag na invalidation point. Yung area kung saan i-admit natin na we are wrong. Ang area kung saan we are changing from bearish to bullish, then bullish to bearish. Kasi bago tayo mag-enter ng position, alam na agad natin kung saan tayo mag-e-exit to take profit or to cut our losses. Kasi sa mundo ng investing and trading, we don't marry our position. Kailangan flexible tayo depende sa fundamental and technical strategy na ginagamit natin. Now sabihin natin, para sa mga naniniwala kay crypto ka po, perma bear trader, nag-short ka dito sa 17K kasi nag-e-expect ka ng 12K. Nasaan ang invalidation area mo? In technical perspective, dito, kapag na-break yung 21K price level, if ever nasa futures ka, you should be liquidated long time ago. Now, nag-short ka ulit dito kasi you are bearish. And same with your favorite crypto influencer, nag-short ka dito sa 25K. Dahil naniniwala ka talaga na babagsak ito sa 12K, then ang take profit mo ay dun pa din sa area na yon. However, the right approach is, dito pa lang dapat meron ka ng take profit na 50% or 50% dito naman. Sa trading, we maximize our return and we don't marry our position. Isa sa trading scene natin yon, we marry our position. Kasi sa paniniwala natin at sa kagustuhan natin na ito ay maging tama. Katulad sa bull market, many people are expecting a 100,000 Bitcoin price level, so hindi sila nag-exit. At nang pumasok ang bear market, they are underwater for a long time. Now, same scenario here. Marami pa rin nag-e-expect ng 12K price level sa area na ito. Same mistake na ginawa ng mga bulls before. Nasa 28,000 price level na si BTC, pwede natin ulit pag-usapan yung 12K Bitcoin low kapag nandito na tayo ulit under 18,000 price level. Kasi as a trader, we can shift our biases if it's necessary. Hindi kami forever bull or bear. Remember, trading is a probability game, not a prediction game. Yung mga nagpipredict na nakikita nyo, either they are newbie or farming engagement. Kasi most people wants to predict the market. Kaya kung mapapansin nyo, mas marami ang followers ng mga Nostradamus prediction trader kasi sa mga probability traders. Kasi people wants certainty. Gusto nila i-follow yung mga tao na magpapatibay sa paniniwala nila with their imaginary future. Pero in reality, there is no certainty sa mundo ng investing and trading. Anyway, sa video natin ngayon, ginamit ko si Bitget. May mga nagtatanong pa din kasi sa akin ng mga newbie kung saan ba maganda mag-demo trading. Marami naman available, pero napansin ko dito sa Bitget yung mas madaling ma-access ng mga bagong users.
Sa iba kasi kailangan mo pa mag-KYC para magamit mo lang yung demo account. Once na makapag-sign up tayo dito using a Gmail account, marami na tayong magagawa. Kapag hinover natin yung mouse dito sa taas, kita agad natin yung demo trade. So para sa mga nagtatanong, ganun lang siya kadali mag-switch dito from real account to demo account. At kung bago nga lang tayo sa trading, makakapag-practice tayo dito bago tayo sumabak sa totoong gera. Meron tayong free money na susunugin. Dito natin pagpapraktisan yung mga trading strategy na natutunan natin. After 1 month or 3 months of continuous learning, then pwede na tayo lumipat sa live account with a small amount para sanayin yung emotion naman natin sa trading. At isa sa popular na feature nitong Bitget ay yung copytrading. May mga nagtatanong din ito sa akin, matagal na. Hindi ko masagot kasi hindi pa naman ako nakakapag-try nito. Pero I try to do some research at may mga nakakapag-profit naman dito na copytraders at meron ding hindi. So ang idea, kahit mag-copytrading ka pa, may chance pa din na you either make money or lose money. Hindi siya yung inaakala ng iba na passive income, someone will make money for you, may risk pa din dito na kailangan nyo i-consider. Nung tinignan ko ito, para sa akin, medyo kulang yung data na ipinapakita dito para masabi ko na profitable ang isang trader kasi 1 month lang yung data. Pero siguro, masasabi yan ng mga matatagal na participants. Like for example, may isang copy traders na meron fina-follow na expert trader dito and he makes some money consistently. Then masasabi niya na nakafollow siya sa isang profitable trader. Pero kung kagaya natin na i-check lang natin ngayon yung data, mahihirapan tayo masabi na consistent nga ang isang trader. However, kung nagsisimula pa lang naman kayo mag-trade, pwede nyo naman i-try ito. Pero hindi kayo pwede umasa dito habang buhay. So ang technique na pwede nyong gawin, kunyari meron kayong nakitang profitable trader dito, i-check nyo yung history of trade niya, hanapin nyo yung open price at kung saan siya nag-close. Pwede nyong gawin yan sa trading view at dito mismo sa BTC-USDT pair. Therefore, mapag-aralan nyo yung pattern na ginagawa ng trader, bakit siya nag-open dito, anong reason, at bakit siya nag-close. So makakakuha tayo ng idea. In this example natin, scalp trade or day trade ito sa lower time frame kasi oras lang yung pagitan bago yung open and close position. Possible din na may bot siyang ginagamit and you have to pay attention to this. So itong position na ito ng mga copy traders na iwan, hindi na i-close. Kasi nung March 19, nag-close na yung position ni trader, pero itong sa mga copy trader naka-open pa din. Kaya nasa unrealized loss instead of profit na sana. So kung magka-copy trading kayo, pay attention sa position din ng trader na fina-follow nyo. So paano ba pumili ng magaling na trader dito sa Bitget? Ito yung mga karakteristik ng isang good trader na titingnan nyo. I could say, based on 1 month data lang na available, this is an example of a good trader. First is yung PNL. Mataas yung PNL niya, kaya nga siya nag-top. Hindi naman siguro natin ipa-follow kapag pula yung PNL ng isang trader. Yung total income niya, the larger the total return, the better, masasabi natin na profitable. Tsaka in 1 month, meron itong 100% win rate, 7% drawdown lang. Yung position duration, makikita natin na properly distributed, ibig sabihin merong certain trading strategy and risk management na fina-follow si trader at hindi lang basta makapag-trade. Kaya nakakakuha din siya ng mataas na win rate. Makikita din dapat natin na profitable yung mga followers. At isa pa, mas maganda kung mataas yung AUM, asset under management ng isang trader. Patunay lang yon na maraming nagtitiwala sa trader na yon. Like what I said, pwede nyo ito itry sa simula and eventually do it on your own if seryoso talaga kayong pasukin ng trading. At para sa mga wala pang Bitget account, meron akong link sa description. Kung gusto nyo supportahan ng channel, pwede kayo mag-sign up gamit yon. At marami din ibang magandang features dito sa exchange tulad nitong market data kung saan makikita natin yung open interest, long versus short position na magbibigay sa atin ng additional insights kung ano ang sentiment na mas nakalalamang. Meron din sila ditong launchpad para sa mga bagong project na gustong mag-launch ng token at meron din silang launch pool kung saan naman makakapag-stake tayo and farm ng tokens na supported dito sa exchange. Okay? So yun lang muna para sa video natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.